Magandang araw mga tigigenyos. Ako si SK Bank Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, May 6, 2020, ang pag-uusapan po natin ay ang ating drive-thru smart testing, ang bagong mega swabbing center sa Enderon, ang ating Tagig Amelioration Program kasama ng Social Amelioration Program at ang ating COVID-19 updates. Para po talakayin ang mga ito, kasama po natin ngayong araw ang head ng ating City Education Office, Doc George Tizon. Salamat, SK Beng. Ngayon po ay nagpapatuloy po ang drive-thru testing natin sa Northeast Parking sa harap ng Kidsenia sa BGC, Barangay Port Bonifacio. Ang mga nagpapatest po dito ay ang mga nag-online self-assessment sa www.tagiginfo.com. Para po sa schedule ng mga drive-thru testing, tuwing Miyerkules po, ito po ay ginaganap sa BGC simula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Tuwing Biyernes naman po, ito ay ginaganap sa Lakeshore Hall sa C6 Road, Barangay Lower Bikutan, mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Sa pamamagitan ng drive-thru testing na ito, layunin ng lungsod ng Tagig na makapagbigay ng PCR testing sa 15,000 Tagigenyo. At para naman po sa pinakahuling balita sa Mega Swabbing Center, ngayong araw po ding ito ay nagbukas ang isang Mega Swabbing Center sa Enderon Tent dito po sa lungsod ng Tagig. Ito po ay naglalayo na makapag-test ng mas maraming tao para sa COVID-19. Isa po si Mayor Lino Cayetano sa mga dumalo sa opening kasama si Health Secretary Duque, si DILG Secretary Anyo, si Testing SAR Vince Dison, si COVID Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., si Defense Secretary Delphine Lorenzana. Ang mga mega swabbing center sa ibang lokasyon ay magkakandak ng 5,000 confirmatory tests sa bawat araw sa pamamagitan ng RT-PCR testing kits. Target po na sa katapusan ng Mayo ay makapag-test ng 30,000. Ang iba pa pong mga swabbing centers ay ang Philippine Arena in Bulacan, ang Mall of Asia Arena sa Pasay, at ang Palacio de Manila in Rojas Boulevard. Ito po ay upang mas palawigin pa po ang pagsasagawa ng testing capacity sa ating bansa. Ngayong araw naman po, ang distribution ng Tagig Amelioration Program ay ginanap sa Barangay Ligid Tepas. Nauna pong nakapagbigay na sa mga Barangay San Miguel, sa Barangay Tuktukan at sa Barangay Port Bonifacio. Kasalukuyan na rin po nag-iikot sa ibang barangay ang lokal na pamahalaan para po sa TAP, hangad ng Tagig City Government na maipamahagi ang TAP sa lahat ng mga beneficiaries nito hanggang May 15. Kasabay nito, tuloy-tuloy din po ang pag-distribute ng SAP o Social Amelioration Program sa iba't ibang barangay sa Tagig. Para naman po sa mga updates sa mga violation ng mga umiiral na batas at ordinansa, ngayong tayo po ay nasa period of enhanced community quarantine, sa violation po ng RA11332 and Article 151 of RPC, meron pong dalawang nag-violate. Para naman po sa RA 9165, meron pong isa. At meron pong walo na nag-violate ng curfew for minors. Meron din pong 50 na mga kababayan natin ang nag-violate ng ECQ at ito po ay papailan na ng direktang reklamo. Sa kabuuan po sila ay umabot ng 61. Para naman po sa distribution ng stay-at-home food packs, umabot na po sa 890,803 families ang nabigyan ng mga stay-at-home food packs. Sa lahat po ng ating mga kababayan, pagpatuloy po tayo sa pagkakaisa at sana po ay mapanatili po natin ang disiplina upang malagpasan ang hamon ng COVID-19 pandemic. Maraming salamat, Doc George Tizon. Maraming salamat rin po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa Tagig Daily Updates. Para naman po sa latest updates at information patungkol sa COVID-19, maaari po lamang na bisitahin nyo ang I Love Tagig Facebook page o di kaya pumunta po sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito po sa Tagig, magpatuloy tayong magbayanihan.